kahit saan siguro mag-guest ate, kahit na ano lang yan, dumaan lang ako. Na napaka-supportive po niyang ni Madam, ng mahal kong yan. Talagang siya mismo nagpo-post, siya mismo nagko-congratulate sa akin. Lahat ng ginawa kong project, simula nung naging kami, sobrang supportive niya. And even ako nga, nagda-doubt na ako minsan kung hindi ba talaga siya nagsiselo. So, minsan tinatanong ko talaga siya, okay lang ba talaga sa'yo? Pwede ko naman i-avoid? Pwede ko naman hindi pirmahan yung waiver ng mga kissing scene? So, alam mo yun, trabaho yun eh. And at the same time, yung magandang bagay na pares kaming artista. So, naiintindihan namin yung trabaho namin. And even siya naman, tinanong niya ako dun sa vlog niya. So, it's about time na rin ba para magpakisa? Oh, ikaw, actress ka naman eh. Best actress ka naman eh. Do what you want. Oh, so, walang selosan if ever wala naman. Mga intimate scenes ninyo. Wala naman. Minsan for fun, ginagawa na lang namin katawanan po eh. Okay, thank you. Important is it to have that never give up attitude in a romantic relationship? Never give up attitude sa relationship? I think, mahirap na sagot pang beauty queen. Leia, pasok! For me, siguro, ang masasabi ko dyan, never give up kung sa tingin mo mag-work pa and sa tingin mo magagawan mo ng solusyon yung problema na kinakaharap nyo. Kasi magkakaroon lang naman kayo ng ganong, abot lang naman kayo sa ganong point kung may hinaharap kayong malaking problema na siguro sa part namin, sa pag-artista, love for career, di ba? So, talagang sa tingin mo, mas kailangan mo yung career or sa tingin mo, ready ka na naman mag-settle, idepende mo na yun sa taong mahal mo. Kasi, for you, alam mo naman yung decision mo, di ba? For me, hindi talaga ako gumigive up. So, tingin ko bibigay ko sa kanya yung decision. Nasagot ko ba? And couple goals, sabi nga nila. Pero syempre, before mangyari yan, napagdaanan natin lahat ng sakit at puot after nyan. So matagal-tagal din ako hindi nagka-girlfriend nung bago pa to. I mean, okay. 6 years nung nagpumasok ako sa showbiz, talagang dinetouch ko yung sarili ko sa tukso. So ever since talaga wala. And nung may nakilala ako, siguro, forgivable. Nagkaroon kami ng relasyon pero hindi naman ganun katagal. And ito lang, nalaman ko yung reason and forgivable naman. Naintindihan ko lahat. In fact, naging okay kami, naging friend naman kami. Naging friends naman kami. Yung isa, humantong sa, ano, tungkol sa karir na. So, alam mo yun, ganun talaga eh. Pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. And kami mga lalaki, pagka kami ang nakipaghiwalay, guys, girls, okay lang kami ng 1 to 2 weeks, pero after nyan, namimiss din namin kayo. Kaya sorry na. Sorry na agad. Sorry ka na dyan. Kiss and make up na lang and ayusin natin yung mga bagay na hindi natin napagkakaintindihan. And siguro isang challenge yun para mas tumiwi pa yung relasyon nyo o relasyon natin, di ba? Pero yun, so far, ganun yung nag-experience ko. And lahat naman yun, overcome ko na. That's why I have a perfect relationship now. Ayun. Ano naman ako na nagjo-joke lang dun si Barbie dahil alam ko naman na very professional na actress si Barbie. Yeah, totoo, maraming nagkaka-developan sa lock-in taping pero wag po, walang kahit anong nangyari or kahit anong personal na bagay na nangyari sa lock-in taping dahil nga lahat kami doon naka-focus sa trabaho and gusto namin na matapos yung trabaho ng maayos. So hindi naman kami pumunta sa lock-in taping para maglandian or what. Pumunta kami sa lock-in taping para gumawa ng isang proyektong napakaganda. Yun. So nakita ko, nabalitaan ko yan, yung warning. But I think, ano yan eh, I think katatawanan nilang dalawa yun. Parang isa yun sa mga hiritan nila ni Jack and ni Barbie. And siguro naman, alam ko naman na naiintindihan ni Barbie kung anong trabaho ni Jack. And si Jack naman, naiintindihan ni Jack kung anong trabaho ni Barbie. Okay.